mababaliw siya sa kakahabol sa iyo kapag ito ay iyong ginawa. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video, please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano kayo habul-habulin ng taong minamahal nyo. Kapag naramdaman ninyo na para bang hindi na kayo importante sa kanya, yung tipong hindi ka na niya pinapahalagan, wala na siyang respeto sa iyo, gawin mo ito sa kanya para mababaliw siya sa kakahabol sa inyo. Dahil kailangan natin sa ating mga partner is hinahabol tayo or sila yung naghahabol sa atin, hindi pwedeng tayo ang maghabol sa kanila. Kaya naman, narito tayo para gumawa ng isang ritual, gumawa ng pamamaraan upang paano tayo habulin ng ating partner. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae, in lalaki to lalaki, in siyempre naman sa ating babae at lalaki na magpartner. And pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR sa isa't isa. Ngayon po, ang ating kailangan lamang natin na gamitin dito is kailangan mo lamang dito maghanda ng isang kandila. Sa kandila naman, hindi naman kailangan na pula or pink. Pero kung meron kayong pula or pink, mas maganda. Pero kung wala po, pwede po ang puti. Pwedeng gamit, pwedeng bago. At kailangan din natin dito ng larawan ng inyong target. And ayun po, kumuha lang kayo or kumuha kayo sa social media account niya at kayo na po ang bahala na magpa-photocopy para may magamit kayo. And pwede na rin kahit printed or yung larawan niya or yung ID size lamang, basta mukha po ng inyong target. So kapag ready na yung ating gagamitin, ikiklaim mo lamang sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. Ikiklaim mo na naniniwala ka and kailangan na buo ang inyong loob sa paggawa nito at hindi ka nagdududa. So, ayun po, dahil yun po ang pinaka-importante sa lahat, yung ating tiwala at paniniwala. At kung ready ka na, pwede mo na itong umpisahan. So, ang gagawin mo lamang dito, sa larawan at sa kandila, sindihan mo lamang ang kandilang ito. Sindihan mo ang kandila at kapag nasindihan mo na ito, titigan mo lamang ang kandila, kumbaga manghingi ka ng energy. Manghingi ka ng energy sa kandila and ayun po, pagkatapos nun, ang larawan na ito, painitan mo lamang ng kandila. And huwag mong hayaan na masunog ang larawan. So, painitan mo lamang ito at paulit-ulit mo sasabihin ang kanyang pangalan at apelyido na mababaliw ka sa kakahabol sa akin. Pangalan niya, apelyido, mababaliw ka sa kakahabol sa akin. And dapat yung isip mo ay talagang mababaliw at maghabol-habol siya sa inyo. Huwag na huwag mong hayaan na magiging negatibo ang inyong isip. Kailangan ay maghabol-habol talaga sa inyo yung nasa isip po ninyo. And pagkatapos mo itong painitan ng kandila ang kanyang larawan, itago mo na ito at pwede mo ilagay sa ilalim ng inyong unan. Hayaan nyo ito hanggang sa maramdaman niya na importante ka sa kanya, mahalaga ka sa kanya at maghabol-habol siya sa iyo parati. So, ayun po, gawin ito sa kahit anong araw at oras, basta ang importante ay buo ang inyong loob sa paggawa na para pang pakiramdam ninyo na hinihila kayo na gawin mo ito. So, ang kandila po, pwede mo isyang itago dahil magagamit mo pa ito sa ibang ritual na kailangan natin ng kandila. Ayun po, salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.